Hey there my friend, this is your friendly neighborhood Carl Serrano and in this video, bibigyan ko kayo ng 3 simple tips bago ka magsimula sa kahit na anong klase ng negosyo. So hanggat hindi mo pa natatapos panoorin itong video na ito, no, huwag ka muna magsimula sa negosyo kasi malaki ang masasave na time and effort sa'yo nitong video na ito. So magbibigay muna ako sa'yo ng 3 simple tips bago ka magsimula. Tip number 1 ay seryoso ka na ba? So tanungin mo muna yung sarili mo kung seryoso ka na ba talaga na magsimulang magnegosyo. Kasi kung iniisip mo na magnegosyo ka tapos try-try lang yung tipo na tingnan natin kung saswertehin ako, baka makachamba, baka bigla akong yumaman. Kung ganun yung way of thinking mo, na huwag ka na magnegosyo. Okay, magtrabaho ka na lang, huwag na huwag ka papasok sa negosyo kasi 101% magfe-fail ka lang. Kung ganun yung way ng thinking mo. Kasi dito sa negosyo, dapat magbibigay ka na sa sarili mo ng timeline of at least ha, 5 years straight. Okay, so kung ganun, kung ready ka sa ganun or kung willing ka magbigay ng effort and time mo for at least 5 years para gawin yung negosyo, pwede. Okay, pwedeng-pwede ka na magsimula. So, hindi naman required na kailangan mag full-time ka kaagad sa negosyo, iwan na yung trabaho, ganun. No? Nakadepende kasi yan sa kung ano yung estado mo sa buhay ngayon. So, for example, ako, nagsimula ako magnegosyo at the age of 18, way back 2013. And noong mga time na yun, wala naman akong responsibilidad sa pamilya. Hindi naman ako breadwinner, wala namang umaasa sa akin. Sarili ko lang yung sinusuportahan ko. Noong mga time na yun ay nagtatrabaho ako as a service crew. And nung na-encounter ko yung negosyo, that's the time nag-decide ako na magnegosyo na lang, mag full-time kasi hindi ko talaga gusto na magtrabaho. As in, ayaw ko talaga yung may boss, ayaw ko na inuutos-utusan ako, ayaw ko na sinisigaw-sigawan ako kasi nung mga time na yun, makupad akong kumilos, nasa fast food ako, di ba? Pero makupad ako na kumilos dahil introvert ako, talagang iniingatan ko. Kaya sinisigawan ako palagi ng manager ko. And naintindihan ko naman siya kasi nasa fast food nga ako, kailangan mabilis talaga ako eh. So ayaw ko talaga ng ganun. Naalala ko may mga time na almost every day, hindi may mga time, may almost every day. Papasok pa lang ako sa trabaho, nasa jeep, iniisip ko na kaagad, no, ano kaya yung gagawin ko pag-uwi ko? So ibig sabihin, hindi pa ako nakakarating dun sa trabaho ko, no, gusto ko na kaagad umuwi. So yun yung ayaw na ayaw ko kasi talaga magtrabaho. Ayaw na ayaw ko na inuutos-utusan ako para sa akin, hindi ako pinalaki ng magulang ko para sa ganun. So, hindi lahat ng tao ganung way mag-isip at hindi ko sinasabi na ganun ka rin dapat mag-isip. Yun lang yung akin. Kaya nung mga time na yun, na-encounter ko ang negosyo, nag-decide ako na mag full-time na lang ako bigla sa negosyo, even though hindi pa naman ako kumikita. Hindi ko pwedeng masabi na mali yung decision ko at that time kasi, yun nga, I can take all the risk dahil wala naman ako sinusuportahan, wala namang umaasa sa akin. So, okay lang. Ako lang yung magsasuffer ng consequence. Pero ibang usapan na pag may mga taong umaasa sa'yo. No, ibang usapan na kapag breadwinner ka, ibang usapan na pag may pamilya ka, lalo-lalo na kung sa pamilya nyo, ikaw lang yung nagtatrabaho, ikaw lang talaga yung inaasahan. Hindi mo pwedeng gawin kung ano yung ginawa ko. So, may mga risk factor naman yun. May mga kailangan ka factor na kailangan i-consider para before ka mag-decide kung magpo-full-time ka sa negosyo. Pero hindi naman kailangan. Okay? Hindi naman kailangan. Pwede mong gawin yung negosyo at as a side hustle or part-time lang habang tinatrabaho mo, habang nag-work ka or habang nagtatrabaho ka sa iyong job, okay? Sa iyong kung saan ka man nagtatrabaho. Part-time lang yung negosyo. After mo ng work, tsaka mo gagawin yung negosyo. Pwede naman yun eh. For at least 5 years. Basta minimum of 5 years. So, ganun dapat yung way of thinking mo. Kasi kung gusto mo yung mabilisan, madalian, wag na lang. Kasi baka mas scam ka pa. Okay? So, yun yung kailangan mo na i-consider. Pagdating sa business, it's not about taking risk lang. No, may mga tao kasi nagsasabi na ano, mga businessman daw is risk taker. Hindi po. Okay, hindi talaga. Ang mga totoong successful na negosyante ay calculated risk taker. Okay, ibig sabihin kinakalculate muna namin yung mga risk bago kami mag-risk kasi sa lahat naman talaga ng negosyo, meron naman talagang risk. At ako na mismo magsasabi sa inyo na walang perfect business. Wala. Okay, walang ganun. Lahat ng klase ng negosyo may pros and cons, may positive, negative, lahat 'yan. Okay? Walang perfect business. Kaya kung maghahanap kayo noon anong magandang perfect business na siguradong kikita ko, that way of thinking will guarantee failure. Okay? Sigurado lang na magfe-fail ka. Sigurado lang walang mangyayari sa'yo kung ganung way ka mag-isip. So lahat 'yan may risk, pero kinakalculate namin yung mga risk kung ito bang magiging reward ay sulit even though ganito yung risk. So, ganun kaming way na mag-isip. So, hindi naman siguro lahat, pero ganun way ako mag-isip. And yung mga kilala ko na successful na entrepreneurs, na mga negosyante, ganun way sila mag-isip. Hindi sila yung tira ng tira. May mga tao na ganun, na tira lang ng tira, bahala na kung anong mangyari, bahala na si Batman. May mga ganung negosyante. Pero usually sila yung mga ano eh, yung mga talented, may mga ano, God-given gifts na talagang ano, wala silang takot sa mga risk, ganun. Eh, majority ng tao, hindi naman ganun eh. And including na ako, hindi ako ganun. So,
yun yung ano, yun yung reason kung bakit nagka-calculate kami ng risk. Okay? So, ulitin ko, at least 5 years. Kung yun ang way of thinking mo, at least 5 years na willing kang gawin yung negosyo, pwede. Pwede kang magsimula. Tip number 2 is, anong negosyo? Okay? Anong negosyo ang gusto mong simulan? Kasi kung ang iisipin mo is, kung kokopya lang ako sa iba, di ba? Copy-paste na business, okay naman yun kahit papano, okay naman yun. May mga pros and cons, okay lang naman yun. Pero, ito yung maisasuggest ko sa inyo. Kung pipili ka ng negosyo, make sure na itong business na ito is online-based. Okay? Online-based. Maraming negosyo na ganun. Search ka sa Google, ang daming ganun na online-based na business. So, bakit online-based? Pandemic, no? Pandemic. Ang daming bumagsak na mga negosyo, na mga brick-and-mortar, traditional businesses, nagsibagsakan. Even though yung mga billion-dollar businesses na, ang daming na bumagsak sa kanila nung nangyari yung pandemic, nung 2020. So, nakakalungkot yung mga times na yon kasi nga, mga well-established businesses, billion-dollar businesses is nagbagsakan mga industry dahil lang sa virus na hindi natin nakikita, di ba? So, yun ang ibig ko sabihin. Kasi nung 2020, ang nangyari sa amin, dahil online-based yung business ko, para sa akin, blessing yun. Kasi 2013 to 2015 na nagnenegosyo ako offline. Offline lang yung ginagawa ko palagi. Kailangan ko pang lumabas, kailangan kong people-to-people interaction, di ba? Parang typical na brick-and-mortar business, yung may store ka, mayroong kang, let's say, karinderya, kailangan pumunta ng tao para makapag-interact sa negosyo mo, di ba? So, para mabili yung product mo or makakain sa'yo or whatever na traditional brick and mortar na business. So, yan yung tinira ng malaki. Kasi, paano ka magkaka-customer kung hindi sila makalabas? So, gumawa ng paraan yung mga tao, which is dito na pumasok yung mga delivery service. Kaya, malaking, sobrang laking bagay and sobrang laking opportunity rin yung mga delivery businesses last year. Even naman ngayong 2021, ginagawa ko tong video March 2021. Okay pa rin siya, malaki pa rin factor yung ano eh, ang doon natin na-realize na kung gano'ng ka-importante ang delivery businesses o yung mga couriers. So, noong 2020, nag-times 4 yung result namin kumpara sa 2019. Yung sales namin ng negosyo ko is nag-times 4. Okay, ganun kalaki yung itinaas niya kumpara sa 2019. Samantalang yung ibang mga businesses is nagsasara, nagbabagsakan, and nakakalungkot yun na nangyari. Yung sa amin is nagpo-prosper na nagpo-prosper dahil online-based yung negosyo. So, ibig sabihin, ang na-realize ko that moment is pandemic-proof yung ganitong klase ng negosyo. Yung online-based na negosyo, pandemic-proof siya. Hindi siya naapektuhan basta mayroong internet. Kaya, yun ang nire-recommend ko. Kung ikaw ay gusto mong magnegosyo at hindi mo alam kung anong negosyo ang gusto mong simulan, mag-isip ka or maghanap ka ng negosyo na online-based. So, napakalaking, ano, bukod dun sa pandemic-proof, napakalaking ano rin, advantage rin ng mga online-based businesses. Dahil 7 out of 10 Filipinos dito sa Pilipinas, okay, Pilipinas, malamang, Pilipinas ay internet users. Okay, sa 107 million population natin plus na mahigit, okay, mga 76 million ganun as of 2019 based on statistics na gumagamit ng internet. So, ibig sabihin 7 out of 10. So, sobrang dami. So, yung tatlong natitira out of those 10 people, malamang is yung mga elderly people na hindi naman gumagamit ng mga devices. Eh, usually, so, ibig sabihin, usually, karamihan talaga sa mga Pilipino, no, majority, 7 out of 10, ay nasa internet talaga. So, kung yung negosyo mo ay nasa internet, bukod sa pandemic-proof siya, sobrang laki ng market mo. Okay, and at the same time, at the palm of your hands, no, gamit ito, simple smartphone mo, gamit smartphone mo, no, makakapag-negosyo ka, makapagsimula ka. Hindi mo na kailangan magtayo ng brick and mortar store, though okay lang naman yun, optional lang naman yun, pero pag online-based yung negosyo mo, hindi mo na kailangan gawin yun. And tip number 3, bago ka magsimula magnegosyo, is look for a mentor. This is very important and very crucial dito sa pagsisimula mo sa negosyo. Bakit? Kasi ang mentor will save you years and even decades of trial and error. So, sa halip na ikaw pa mismo yung magta-trial and error dun sa negosyo mo na hindi mo alam kung ano ba talang gagawin, paano ba ito, di ba, ikaw pa yung mag-google, ikaw pa yung maghahanap sa YouTube, anong gagawin mo, di ba? Mas maganda kung meron ng mentor na nagsasabi na lang sa'yo, itong gawin mo, ito yung dapat mong gawin, ito yung hindi mo dapat gawin, di ba? Ang mas madali yung ganun. Kumbaga, parang sasasakyan, para siyang GPS, no, sasabihin mo lang kung saan yung direction na gusto mong puntahan, di ba? Kung saan yung lugar na gusto mong mapuntahan, sasabihin na ni GPS sa'yo yung direction. Sasabihin sa'yo yung lugar na matraffic, sasabihin sa'yo yung lugar na mas mabilis, sasabihin sa'yo kung saan may toll, sasabihin sa'yo kung saan may pulis na nanguhuli, di ba? Sasabihin na niya sa'yo yung pinakamagagandang ruta para madali ka makapunta dun sa destination mo. So parang ganun din yung mentor. Pero syempre bilang GPS, no, hanggang yun lang ang kayang i-provide ng mentor. Pero ikaw mismo, ikaw pa rin yung tatapak ng gas, no? Ikaw pa rin yung magda-drive. Siya lang yung magsasabi ng direksyon. So parang ganun yung mentor. Kaya makakasave ka talaga ng napakalaking oras, napakalaking time and effort, no? Napakalaking time, oras, isa lang.
Napakalaking time, effort, and money. Yan ang masisave mo kapag merong mentor na gumagabay sa'yo. So, sa case ko kasi, no, blessed ako dahil meron ako mga naging mentors na nagturo sa akin, nagbigay sa akin ng direksyon. Iba't ibang mentors ang naging na-encounter ko all those 7 years na experience ko sa pagninegosyo. So, unang naging mentor ko, tinuruan ako sa personality development kasi nga introvert ako. No, mahihain ako, hindi nahalata kasi 7 taon ko na itong ginagawa. Pero I am introvert talaga. Hanggang ngayon, hindi nagbago yun. Introvert ako, mahihain ako, hindi ako mahilig makisalamuha sa mga tao. So, tinulungan ako ng mentor ko para maayos yon. Tinulungan ako ng mga mentors ko para magkaroon ng skills, ma-develop yung experience ko. Tinuruan ako ng mga mentors ko yung pag-handle ng business, pag-handle ng tao, finance, etc. So, napakalaking oras yung na-save ko, decades, kasi yung mga mentors ko na yon is mga ilang years na sila, ilang dekada na sila dito sa pagninegosyo. Kaya, yun yung na-save ko. Kaya, for the past 7 years, no, within 7 years, para sa akin, ang bilis na nang naging result ko eh. Within 7 years. At yung mga tinuturuan ko, ito yung maganda. Kasi yung mga tinuturuan ko, yung iba sa kanila, mas nauna pang ano eh, mas ang bilis kumita ng malaki, 1 year pa lang, 2 years pa lang, 3 years pa lang, kumpara sa akin, na inabot ako ng 7 years dahil sinunod nila kung ano yung tinuro ko. So, ganun ka-importante kapag meron kang mentor. Bukod sa ikaw yung makikinabang, makikinabang rin yung mga tao na nasa paligid mo in the future kapag ikaw yung naging successful na. So, yun nga lang, kailangan mo silang hanapin. Kailangan mo maghanap sa mga kamag-anak mo, kakilala mo, kung sinong pwede magturo sa'yo, kung sinong willing magturo sa'yo. Kasi sa akin, nasa network marketing industry ako, kaya yung mentor ko talaga is ganon design ng industry ng network marketing eh. Although merong mga nanluloko, talagang mga sinungaling at yes, totoo, merong talagang mga ganong klase ng tao. Pero ang pinakamagandang design ng network marketing is kailangan, obligado yung nasa taas mo o yung nagpasali sa'yo na magturo sa'yo kung paano yung gagawin. So na-bless naman ako kasi nabigyan ako ng mga ganong klase ng mentor. Pero meron din ako ng mga na-encounter na naging mentor na nanluloko. Meron rin ako mga na-encounter na mentors na iiwan ka sa ere, pababayaan ka na lang. So, ganun talaga, nangyayari talaga yung mga bagay na yan. Kaya, mas mabilis ako nakahanap ng mentors kasi nandito ako sa industry na to. Pero hindi naman kailangan na pumunta ka rin sa industry na to para makahanap ka ng mentor. Marami dyan sa paligid mo, mga kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, hanapin mo lang sila. So, I hope marami ka natutunan dito sa video na ito. So, yun lang yung 3 simple tips. Bago ka magsimula magnegosyo, consider mo muna yung 3 sinabi ko sa'yo. And kapag ready ka na, okay ka na dun sa 3 na yun. Hindi, magsimula ka na and I hope na maging successful ka dyan sa yung magiging venture. So, question of the day, ano yung negosyo na gusto mong itayo? Eh, comment mo dyan sa ilalim para ma-share mo din sa amin. Kung marami ka natutunan dito sa video nito, click mo yung like and i-share mo to sa mga kilala mo na gusto rin magsimula ng negosyo para makatulong rin tayo sa kanila. And make sure i-apply mo kaagad kung ano yung mga natutunan mo. So once again, this is your friendly neighborhood, Carl Serrano. Live, love, and learn. You are born for greatness. So, see you next time.